Hi, ako po si Magdalena Reyes Sabido. Isa po sa mga consultant ng Ambit Energy. Yung nakarang video po natin ay nagbibigay po kami ng tip kung paano po tayo mag-iimbita ng ating magiging kapwa consultant. Ngayon po ay kung paano po tayo gagawa ng presentasyon sa panahong nakapag-imbita na po tayo ng ating makakasama sa ganitong business. Okay? So, ito po, unang tip is show the plan, STP. Okay? Kahit na ipakita na po kasi talaga natin sa mga miyembro natin o mga kasamahan natin, kung ano po yung plano, lagi po natin ipinapakita, paulit-ulit po natin ipinapakita sa kanila kung ano po yung ating plano. Kaya nga sinasabing show the plan, show the plan, show the plan. Tinatamad kasi ako, okay, pakita ulit ang plano. Okay? Wala, talagang mabagal ang ano ng grupo ko, pakita agad ang plano. So show the plan. Okay? Now, bago po tayo magkakaroon ng presentasyon sa mga ating naimbitahan, I'm sorry. Okay, sa lahat po ng ating naimbitahan, bago po natin gagawin yon, ang pinaka-best na tip para po sa atin ay tawagan po natin ang ating mga leaders, mga expert po yan sila. Okay? So tawagan po natin sila or send a message na sa ganitong oras, ganitong araw, ako po ay magkakaroon ng presentasyon. Kung maaari ay maging ready po kayo sa kung ano pong katanungan meron. So ganun po unang nating gagawin. Okay? So ngayon, sa presentasyon po, tatlo po ang types. Okay? Una, magkakaroon po tayo ng one-on-one sa ating mga kaibigan o kung kanino man na naimbitahan natin. So, one-on-one presentation. Maaring video or yung PowerPoint. Kasi, syempre, yung iba ay pwede natin ipakita through computer natin. Yung iba naman ay yung naka-print na talaga. So, ipinapakita natin. So, kung ano po yung sa tingin natin ay magiging effective sa makakaharap po nating tao or kaibigan. Then, pangalawa po ay videos over the phone. Okay, huwag po tayong magpapadala ng link na katulad ng mga ginagawa po natin. Sisend natin ang link sa loob ng isang minuto, marami tayong nasend, napadalhan ng mga link. Okay, nasa akala natin ay pinapanood po ng ating mga kaibigan or ng ating mga naiimbitahan. Okay? Sa totoo lang, hindi. Minsan nga eh, mamuti ng huwag, wala pa talagang magbubukas niyan at para panuurin. Okay? So, ang pinaka-the best po niyan ay tawagan po natin, ano bang oras ka available, sasabihin ng iba, pag nakatapos na akong makapaghugas ng pinggan sa gabi, o anong oras ba yun? Ganitong oras. Okay, sige, panunuurin natin dalawa yung video na isend ko po sa inyo. So, kahit na magkalayo po yung distance, pero pag sinimulan niyang panoorin, sisimulan mo rin panoorin. So, both of you nanonood. Then, after that, so, at least malaman mo talaga na nakapanood po talaga siya ng video na naisend po ninyo. Okay? Ang pangatlo po ay business presentation na ginaganap po dalawang beses sa isang linggo. Sa Osaka po at saka sa Tokyo. Okay, magbibigay po kami sa inyo ng mga imbitasyon kung saan po yung mga location na yan. Basta po, isipin po ninyo na sa loob po na isang linggo, mayroon po yan, Osaka at saka Tokyo. Okay? So, pagkatapos po nating nagkaroon pa ng presentation sa ating mga kaibigan o sa ating mga naimbitahan, huwag po tayong magtatanong, mayroon po ba kayong katanungan? Kasi po, sa halip na wala po silang tanong, eh mag-iisip na lang sila, ano kaya pwede kong magandang itanong? So, nagdi-delay po tuloy ng proseso. Sa halip na okay na, nagtanong ka pa kasi eh, kaya ganun, di po ba? So, yon. Pero, meron po tayong apat na mahahalagang katanungan na dapat nating itanong sa ating mga kaibigan na naimbitahan at nakapakinig ng ating presentation. Una, ano ba ang pinaka-paborito mong part sa presentation na ginawa ko? Yung pong una, okay? Diba, syempre, ang sasagutin ng iba eh, ang pinaka-gusto ko dyan eh, yung business plan, yung paano kami tatanggap ng commission, ang aming income. Pinaka-the best sa amin yung magkaroon ng financial freedom, yung in-explain mo doon.
So, yun ang paboritong part. So, iba't iba, di ba? So, pag nagkakaroon tayo ng presentation, iba't iba yung gusto ng ating mga kaibigan, okay? So, sasabihin nila yon. So, pangalawa, ano pa ba yung gusto niyong, nagustuhan ninyo sa presentation, di ba? Yan, isa po yan sa mga itatanong natin, okay? Then, pangatlo, sa tingin mo ba ay nagkakaroon ng magandang kahulugan sa'yo ang itong presentation na to? Ngayon, pagka nagkaroon ng katanungan, so, ang sasagutin mo kaagad, I mean, do not answer daw, okay? Sasabihin nyo po, hold on. Sandali muna ha, pero huwag mong sabihin sa kanila na, tatawagan ko muna yung leader. Kasi baka matakot yung leader yun, tatawagan, di ba? Okay, sasabihin mo lang hold on, then tapos dial mo na, okay, tawag na. So, yun na po yung three-way call na sinasabi. So, makikinig na ngayon yung nagtatanong. Kasi doon na po tayo sa portion ng validation. Okay? Ngayon, ang iba naman kasi, syempre, mahilig sa mga networking. Sasabihin, wala naman akong katanungan eh. Okay, kasi matagal na ako sa mga ganitong negosyo. Kaya, alam ko na. So, alam kong kikita ako. So, ibig palang sabihin, ready ka na to do the business. Okay, yun na po ang gagawin natin. So, kukuha na tayo ng information. Sige, okay. Anyway, ready ka na to do the business. Bigyan mo sa akin yung information. Pangalan mo. Tsaka, paano ba ibibigay sa'yo yung iyong magiging income? Cheque ba? O pasok na lang sa ATM? Ano bang klaseng ATM meron ang gusto mo? Baka mayroon kang mas gustong kung saan ilalagay yung inyong income. Ganun po. So, ibig sabihin, nandun na tayo sa closing. Closing business. O closing na sa deal. Okay? Pero pagka may tanong, syempre, hindi naman tayo expert para sagutin. So, hindi tayo ang magbabalidate nun. Yun pong ating mga apply. So, yun lamang po, mga kapwa ko, mga consultant ng Ambit Energy. Together, we can make it. Okay.